teachers, ano, so sana po malinaw po sa atin na yung ating pong ayan, so yung ating pong pinipresent ngayon, okay, dito sa ating training. Okay. So wait lang natin, ha. Okay. Yeah. All right. So yan. So again, so welcome to our virtual inset 2.0. So again, so these are the advantages of using open educational resources. Okay, so ang pinaka-topic na gagawin natin dito ngayon is from online to offline. So okay? So from online to offline naman yung naka-assign task sa akin. So actually ito yung isa sa mga presentation ni ano ni OER na tinuro sa amin ni Sir Mark na I think malaki yung magagawa nito sa ating ano sa ating education system, lalong-lalo na sa na talagang hirap sa internet connection. So, additional materials nyo, mga modules nyo, ang gagawin natin dyan sa mga materials nyo is i-ano natin, i-put up natin sa offline teachers natin at the same time sa mga students natin. Okay? So, siguro mag-proceed na ako dun sa presentation natin, ano? So, I hope nakikita nung lahat yung presentation ko na para at least sa mga teachers na nakatutok sa atin na mag-hands-on, okay? So, pwede nyo pong gawin to at sundin po yung ating instruction. Okay? So, proceed tayo. So, sa ating terminal objective. Okay. So, ayan. So, ayan. So, at the end of the session, the participants are expected to create an offline e-hub of all the instructional materials that can be networked even without using data or internet connection. Okay? So, ito yung ating terminal objective. Okay? Sana offline yata ako. Okay, so ayan. And then, ang ating enabling objectives. Okay, at the end of the session, okay, the participants are expected to first is to navigate the features of online and offline instructional learning resources. Okay? Number two, upload lessons or video online, then convert it offline. So, tuturuan ko ngayon kayo today na kung paano natin na ang gagawin nyo, yung mga lessons yun na meron kayo. Sometimes, ang ginagawa natin dyan, ilalagay natin sa LMS. Eh, no? So, ito yung pabor sa mga teacher. Kung may nakaready na po kayong instructional materials, instructional video, pwede nyo pong i-convert yan online sa LMS natin. At the same time, gawin natin, i-offline din natin. Ayan. The next one is put up their own offline e-hub server in schools and community. Tulad po nung ginawa namin dito sa Barangay Tunasan, a project ng SK po dito sa amin. So ang ginawa po nila, in-adapt nila yung OER. So ang ginawa po nila is ni-network nila offline. Okay, so naglagay lang sila ng 5 hotspot doon sa area nila para kahit nasa bahay mga estudyante, pwede silang mag-aral offline. Okay? So, from school, okay? So, may community rin na involved dito. Okay? Next one, so ano ba yung mga needed materials natin? So, syempre, kailangan po natin ng software, website, at saka server. Na kung saan, ituturo ko po sa inyo ngayong araw na to. So, kailangan natin yung PDF natin na naka-format yung lessons or module. So, meaning to say, kung meron po kayo sa division nyo, o sa school nyo po mismo nagawa na lessons, convert nyo na po siya sa PDF format. So, kailangan din po natin ng instructional video or tutorials. So, parang nagde-demo ka po. So, ang maganda po dyan, kung ikaw, kumbaga, may mga uploads ka na po sa YouTube mo, pwede natin gawin yon
i-convert natin offline. So kasi yung YouTube kasi online, no? So pwede natin siyang i-transform into offline. So pwede rin po tayo mag-create ng cover page. So halimbawa, mag SDO cover, mamaya papakita ko po sa inyo yan, quarter cover, kaya cover page po ng ating subject. Ayan. So pwede po rin natin yung i-share sa ating presentation. Next one is create of account online website. So mamaya po ibibigay ko po yung link sa ating website online. Doon po kayo mag-create ng account. Okay? From online to offline. Then computer software. So ito po, mamaya ibibigay ko rin po yung link sa inyo na pwede nyo pong install sa laptop nyo. Yung laptop mo po pwede pong maging server or desktop computer na pwede po natin ilagay sa school or sa barangay para po siya yung maging parang brain po ng ating content. Okay? Next one, ayan po, computer server, laptop or desktop. Ito po yung kailangan natin with large capacity of hard drive. So kailangan po natin talaga ng malaking capacity kasi maglalagay tayo ng malaking resources. So parang mangyari po sa kanya is offline po talaga yung gagawin natin. So i-insert natin doon sa computer natin. So kailangan yung hard drive mo is 1 terabyte or more po dapat. Okay? So ito po yung PDF format or modules na sample natin. So ito po yung ginamit namin noong mga nakaraan, yung grade 2 mathematics po na pivot module mula sa Calabarzon 4A na ginagamit din po namin sa aming Italy session. So thank you po sa SDO Calabarzon 4A for lending us these resources or materials po. Na? Meron din po kaming ginamit. Ayan, gumawa rin po kami ng resources po or PDF module mula po sa SDO Muntinlupa kung saan po ako naglilingkod po. Ayan. Noong mga panahon na nasa ano pa po ko, Division of Muntinlupa. Ayan. So meron din po tayong unified self-learning module na galing po sa iba't ibang division. At we are so thankful po na i-share din po nila ito sa atin. So minsan si any format po ng ating modules, kahit school po nagawa nyo po, as long as na quality assure po siya, pwede po natin siyang ilagay. So actually, nag-propose po ako sa school namin na magkakaroon po kami ng localized presentation nito na yung gawa po ni teachers po sa Muntinlupa National High School to na San Annex. Okay? So doon po maglalagay po kami doon ng module na gawa po ni teachers. And sa Division of Muntinlupa po, we are starting the kindergarten po. Okay? Mula po sa amin pong supervisor po si Ma'am Andanza. So ang ginawa po namin, nag-start na po kami yung module po nila tsaka yung mga video po na gawa ng mga kinder teachers po. Ayan. So gagawin po namin yung offline sa Division of Muntinlupa. Ayan. So instructional video. Ayan. Mga sample lang po. Okay? So ngayon po ang ginagawa po namin yung offline po na DepEd PB. Ayan. Pinukompleto na po namin yung mga gawa po ng mga teachers, mga teacher broadcaster na magagaling po. I-offline po namin ito. Okay, then gagawin po natin to na ma-share po sa mga different divisions, schools, para po ang mga materials po na gawa ni DepEd TV ay ma-share po namin sa inyo offline. So ayan po yung mga sample po ng mga video na pwede nyo pong gawin. Okay, na pwede po natin i-convert from online to offline. Okay, then next one, this is a cover page na sample po. So gamit po namin dito at ginamit ko po na website is the canva.com. Actually, ang ganda pong gumawa dito, no, sa canva.com. Okay? So which is ito po yung cover page, yung mga third quarter, first quarter po, second quarter, ayan, mga unang markahan, cover page po, ayan, dito po kami gumawa. Okay? At actually, maganda po sa kanya, pwede nyo siyang i-download, ano? So free po yung paggamit natin dito sa Canva. Maganda naman po, ayan. May mga resources tayo dito na talagang pwede nating piliin. Okay? At ma-i-download po natin, ano? Automatic po. Ito mamaya gagamitin po natin sa pag-create ng mga resources po natin. Ayan. So canva.com. At the same time po, is nakasave po ito sa inyo pong account. Ayan. So which is you can go back again kasi bakit po hindi po siya nawawala as long as nakapag-create ka po ng account sa Canva. Ayan. So yan po. So yan po yung sample. Ayan. Nakapag-create na po ako. Nakapag-download na po ako, no? So, ayan po, once na na-download ko na po siya, offline na siya, and then later on po, ko-convert natin yan mamaya na i-showcase ko po sa inyo paano po ba siya ginagawa. Ayan. So, ayan po yung sample. Okay. So, ngayon po, we are going to start creating our online account on this website po.
Okay, so https://studio.learningequality.org or scan nyo lang po yan. Okay, or kaya tingnan nyo po sa ating chat box. Isesend ko na lang po sa ating chat box. Okay, para po makita nyo po. Okay, yung ating pong site. At i-click nyo na lang po siya. Or okay, sabihan ko na lang si Director. Direk, paki-paste nga po to sa comment section natin para yung mga teachers po natin na nakatutok sa atin ngayon. Madalian na po, ano? So, paki-paste lang po doon sa comment natin yung https://studio.learningequality.org. So, ngayon po, tuturuan ko po kayo mag-create ng online po na account nyo kung saan po doon nyo po gagawin yung conversion ng online to offline. Okay, ulitin ko po, gagawa po tayo dito ng account sa website na to para yung resources mo na PDF, yaka yung MP4 mo na video, na instructional video, i-convert natin muna online and then i-import natin offline. Okay? Then later on po, tuturo ko po rin sa inyo paano siya ma-export naman offline, from offline to offline naman. Ayan. So actually, medyo sa una, medyo nakakalito, pero once na na-expose na po kayo dito, ayan, so magiging madali na po ito. Ayan. So I hope nasa comment section na po yung ating link. Okay? So sana po na i-send po na ating webinar director. So mukhang hindi pa. So sige, kukunin ko na lang po ito. Ayan, wait lang po. Okay, kukunin ko lang yung link para ma-share ko na po sa inyo. Ayan. Sa chat box natin. Ayan, sa comment. Ayan, sa page ko na po. Nasa comment na po. Ayan. And then balik na po ako sa presentation ko. Ayan. So, nasa comment section na po siya. Okay. So, ayan. So, paano tayo makapag-create po ng account, no? Sundan lang po natin ito. So, ayan. Creation of online account sa Learning Equality. So, tandaan nyo po, Learning Equality is partner po yan ng, nag-create po ng OER materials. Okay. So, ayan po yung website. Okay, na sinabi ko po sa inyo, type nyo lang po yan sa browser nyo. Okay? And then, or click nyo lang po yung link. Ayan, click nyo lang po yung link para at least nasa comment na po natin yan. Okay, so ayan, adding new channel, uploading PDF. Okay, so wait lang. Ayan po. So ito po yung pagpasok nyo po dun sa website, ito po yung makikita nyo. Ayan. So, type nyo lang po sa browser nyo. And then, ayan. Mag-create po kayo ng account. Create an account. Nasa bandang baba po yan. Ayan. Create an account. Ayan. So, after that, meron po tayo mga basic information. Pakikompleto lang po yung information. Ayan. Lalagay nyo po dyan your first name. Last name po. Pakilagay nyo na lang po. Ayan. So actually ito, dummy account ko lang naman po itong ginawa ko na dinidemo ko sa inyo. So ayan, then type nyo po yung email and then yung password po. Huwag nyo pong kalimutan yung password, ano? Sobrang halaga po niyan, nung password. Okay? So kaya huwag nyo pong kakalimutan. I-bookmark nyo na rin yung website para hindi po kayo malito. And then, how do you plan on using Kolibri Studio? Check all that apply. So pwede nyo pong checkan lahat yan. So pwede nyo po yung... explore din po kung ano lang po yung gusto niyo pong checkan. No problem po. Ayan. Sa storage naman po, ang bibigay lang po sa inyo na storage dyan is kahit lakihan niyo po yan, 500 MB lang po yung ibibigay sa atin as free. Okay. Free storage po natin yan. So, wala po tayong problema doon. Okay. Then, ayan. Where do you plan to use Kolibri Studio? So, pwede naman pong check all that apply. Baka mag-abroad kayo or kung saan man kayo magpupunta. Pero ito po, siyempre, sa Philippines tayo magsiserve. And then, may nakalagay po dyan, how did you hear about us? So, pwede pong dito lang sa training, sa Vincent, sa website, or recommended sa inyo, mamili na lang po kayo, mag-browse na lang po kayo dyan, ng arrow down. And then, click nyo po yung dalawa pong box dyan, itik nyo po. And then, click, finish. Ayan. So after that, pupunta po kayo sa inyo pong email account. Punta lang po kayo sa email account for verification po para mag-sync in sila doon sa email na ginamit nyo po. Ayan. So be-verify nyo po yung account nyo. Okay?
So pagka-verify, lalabas naman po yung unang email. Ayan, so ako, ginamit ko po yung ano, yung ating Microsoft account. So pwede pong Gmail account po, no, yung dept@gmail account ang gamitin niyo po. Okay? So ayan, so paglabas na po ng ating sa ating email, ayan, may nakalagay po Colibri Studio. Click niyo lang po 'yan. Ayan, so paki-click lang po. And then makikita niyo po yung activation link. Ayan, click niyo po yung activation link and then click sign in. Okay, dito po sa click sign in, parang ulitin niyo lang po yung process. All you need to do is to type your email and then your password. So kung nabibilisan po kayo, don't worry po, at the end of my session, I'm going to share to you my presentation. So lagi yan yung mga tanong ng mga teachers, eh, no? So pwede bang ano? Pwede bang i-share mo sa amin yung presentation? Dito po sa EdTech, we always share all those resources na meron po kami for free para po ma-share nyo rin po sa mga teachers na kasama natin. So ayan, sige po. So wag po kayong mag-alala kung medyo nabibilisan po kayo, no? Gumawa na po ako ng presentation para po dito na mai-share po namin sa inyo. Okay? So ayan, type nyo lang po yung email and then password and then click sign in. Ayan. So pagka-click sign in natin, ito po yung environment na makikita nyo po. So there are 120 resources po under the content library. So sa content library po, 120 resources. Meaning to say, marami pong nag-a-upload dito all over the world po, no? Marami po na nag-a-upload at gumagawa po ng resources na available po and free to import online to offline. Ayan. So pwede po tayong mamili dyan. Kumuha po tayo ng mga resources na pwede po nating magamit. And ito pong mga resources na to, by the way, is ano po siya, mixed languages po. Ano? So ang gagawin natin, for us to choose lang po yung English languages, so dito lang po tayo, mag-type lang po tayo dyan sa languages. Type nyo lang po dyan yung English para lumabas lang po yung English. So from 120 resources po, so nakita, ay medyo na, tayo lang po ah, bumalik. Okay, from 120 resources, okay, fast forward ko na lang ng konti. Ayan. So pag tinype nyo lang po yung English, from 120 resources po, magiging ilan na lang po siya? Ayan. So magiging 36 na lang po yung English po, no, na ginagamit. Ayan. So 36 na lang po yan. Ayan. So puro, ibig sabihin, 36 lang yung puro naka-English language po na available po online. So again, free po to. Pwede nyo pong makita yung loob. Kuhanin nyo po yung token na yan. Napakahalaga po ng token na yan na pwede nyo pong magamit. Ayan. So ibig sabihin po, pag tiningnan natin yung token na yan or yung loob ng content, okay, so pwede nyo pong ma-view kung gusto nyo pong makuha yung content, kung gusto nyo pong ma-import na maging offline. So ayan po, mga available resources na po yan for free. Okay? So again, kung medyo nabibilisan po kayo dyan, later on po, papakita ko pa rin naman po yan sa inyo. I-demo ko pa rin naman. Okay? So how to get token? Yung token na yan ang maganda po. Kung halimbawa po, nakapag-create ka na ng account mo, yung token po pwede pong i-share. Okay? Yung token lang i-share natin sa ibang mga teachers. Pwedeng i-chat mo lang. Okay? So ang maganda doon, kung may resources ka po nagawa dito online, yung token lang po yung kukuhanin mo, then i-share mo lang sa mga teachers mo. Yung may mga Colibri account po na offline, pwede pong makuha nila yon. Okay? Pwede pong ma-download nila or ma-import nila yon as long as you have internet connection. Okay? Pero again, mamaya tuturo ko sa inyo offline to offline. Okay, so paano tayo mag-add ng channel? Mag-upload ng PDF at saka mag-MP4 ng mga video. Paano natin may add yan? So let's watch this. Okay? So simple lang naman po itong pag-upload. Ayan, so ayan, nakita nyo po may DepEd TV, no? So click lang po natin yung new channel. Parang gumawa ka lang po ng YouTube account. Okay. So that's why very important po yung cover page na kanina po, no? So ayan, tingnan niyo po yan, may cover page po ako na ginawa dyan. So obviously po, may mga, ano po yan, may mga itatype po tayo ng mga word dyan, channel name, language, konting description po nung ginawa nyo. So parang nag-create ka lang din ng YouTube account dito. Ayan. And then, ayan, so Filipino yung language, tapos lagyan nyo ng konting description. Sa author po, kung ikaw yung content creator po, so type mo po yung pangalan mo po, no? As long as na QA po siya, so pwede mo na po siyang i-upload dito at saka i-share. Okay? Then we have the provider, aggregator, and the copyright
ano po, no? So yung sa copyright po na nakita natin kanina, so pwede nyo pong lagyan din siya, no? Na kung saan hindi po kayo kumbaga yung content mo talaga, talagang makikita doon, ikaw yung gumawa. Okay? So ayan po. So ayan. So ayan, author, provider. Okay? So copyright. Then no license selected po. Ayan, may mga licenses po tayo dyan na nakalagay. Mostly yung DepEd TV po is all right reserved po yung nilagay namin. So ito po mga ano na po yan, mga CC by NC. So may category po siya na pwede nyo pong i-search actually pag OER materials po. Ganito po yung nakalagay sa kanya. Okay? Next one. Okay, so ayan po yung mga format na nakita nyo po. So ito po, first thing to do, ayan, paano ko na-upload yung PDF na yan? So may makikita po tayo dito ang add. And then new topics lang po, ayan. So click add and then click upload files. Mamili lang po kayo, new topic ba yung gagawin mo? Mag-upload ka ba ng files? New exercise ba siya? O import from channel? So ito po yung kanina na minimension ko, no? Yung pag-i-import, ano? So mamaya i-demo ko rin naman yan para makita nyo ng malinaw. Ano? So ayan. So repeat the process lang po. Pag na-try mo na po, okay, re-repeat mo lang yung process. Ayan, first quarter po yan. Nakita nyo po, may mga laman na po siya. So ayan, so that is DepEd TV. Nag-create din po ako for SDO Muntinlupa. Ayan, so dito po, ginawan ko siya ng first quarter to fourth quarter. So ang ginawa ko po dito, yung PDF, okay, na lesson, nilagyan ko ngayon ng instructional video. So para ang mangyari, yung bata pag kumonek sa akin offline, eto si PDF, eto na po mismo si, ano po, si video. So wala na akong magiging problema dun sa mga estudyante ko, no? So para at least sila, pagka-connect nila, wala na silang worries, ano? Wala na silang dapat isipin pa. Okay? So ayan. Next po. Okay. So, konting tour tayo. Okay, magtutour po tayo dun sa ating channel. Ayan. So, ito po yung ating channel na DepEd TV. Okay, konting partial ko lang po kayo dito. So, ito po yung DepEd TV. Okay, na ating gamit. Okay. And ayan. So, wait lang po natin. I-upload pa siya. Ayan. So, ito po yung DepEd TV natin. Ha. Itutur ko lang po kayo ng konti. So, ito yung DepEd TV na available na po natin. Ayan. Okay, DepEd TV. Antayin lang po natin. Medyo nag-error siya. Okay. So, yung DepEd TV from first quarter to fourth quarter, inaayos na po namin. Medyo matagal lang po yung pag-upload minsan, ano? Lalo na pag yung internet mo is may problem. So, ito po yung DepEd TV. Tutur ko lang po kayo ng konti. Wala, nag-error siya. Ayan. Alright. Okay. Wait lang po. Mukhang madami na pong gumagamit. Mukhang marami pong nagre-register ngayon sa atin. Alright. Okay, so medyo mukhang matatagalan tayo dyan sa pagpapakita niyan. So, ano muna tayo? Magja-jump muna po ako doon sa presentation ko. Ayan. So, just follow lang po natin yung direction. Nag-gateway error na siya. Dami po siguro nag-create ng account na nakatutok sa atin. 211,182 po yung nakatutok sa atin. So, again, yung pagpaprocess lang po ng pag-create ng ano po ng ating content is unang-una new channel para nag-YouTube ka lang and then meron po tayo ditong ad. Okay? So may ad tayo diyan and then may makikita tayo diyan ng mga options, new topic, upload lessons, import from the lesson. Okay, so yan lang po yan. Again, ito pong ginagawa natin is online po ito, ha. Gagawin muna natin siya online then later on po i-offline natin. So while waiting, I think medyo matatagalan tayo doon, ano, kasi parang nag-gateway error na yung ating ano. Marami na siguro nag-create. So magpo-proceed na po ako dito kasi later on din naman bibigyan ko kayo ng instruction. Okay, adding new channel. Ayan. Uploading PDF and MP4 video. So ito po yan. Again, click new channel. So pagka-click natin ng channel, maglalagay tayo ng cover page. Ulitin lang po natin yung process paulit-ulit lang. Ano?
So kung PDF 'yan at saka instructional video, so ayan, lagyan niyo lang po diyan. Very important po yung paglalagay nito. Okay, para at least malinaw po sa atin. Then click create. Ayan, add new topic. Mag-upload ka ba ng lesson, new exercises, or mag-import ka ng new channel. So ulit-ulitin niyo lang po yung process, ano? So again, it's a matter lang po na muna na mag-create ka muna ng design muna, gawa ka muna ng design, ano? So halimbawa, ang gagawin mo muna cover page ni SDO mo. Tapos next is ano po, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ayan, tulad po ng nasa screen. So after niyan, sa loob po ng first quarter, doon ka na po magki-create ng halimbawa kinder, grade 1, grade 2, grade 3 hanggang grade 12. Okay, so ikaw po yung magdi-design, ano? So ngayon po, from online, pupunta na po tayo sa offline. Okay, so sir, paano ko makukuha yung in-upload ko online, then gagawin ko siyang offline? So paki-scan lang po ito. And ipipaste ko na lang din po yung ating link sa ating chat box. Okay, ng ating software na gagamitin at i-install sa ating computer. Okay, ito po yung install natin sa computer natin. Okay, ilagay ko po sa chat box natin. Ayan. Okay, so I hope nakikita nyo na po yan. Okay, so pakikuha lang po or pakiclick lang po yung ating link. Ayan. So, download nyo na po yung software na yan. Install nyo po sa inyo pong computer. Okay? Okay. So, kung medyo na matagal yun sa online, okay lang po yan. Download nyo na po itong offline natin na Kolibri. Okay? So, install nyo lang po siya. Paano ba siya install? At paano ba siya i-download? Ito po yung instruction. Panoorin po natin to. So, pag-click natin ng link, papasok po kayo sa gantong site. Ayan. Search nyo lang po Kolibri. Then click nyo po yung unang search doon. And then click download. Ayan. Pagka-click natin ng download, okay, sa bandang baba, may makikita tayong dalawang option. Windows ba o Ubuntu Debian yung gamit nyo po? So click nyo syempre yung Windows kasi naka-Windows version kayo. Okay? Sa mga naka-MacBook po, I think yung isa po yung gagamitin nyo. And then click OK and click Yes lang po. Pag na-download, and then wait for the installation to finish. So pag natapos na po siya, click nyo lang po yung next. And then next lang po uli. And then click install. Okay lang po yan, habang nag-aantay tayo, pinapastra ko yung installation. Ano? Ginawa ko na po siya ng video kasi baka maghang din yung site. No? Mahirapan ako na pagkuha naman ng software. And then click finish. Ayan. So again, ito pong tinuturo ko na po sa inyo is offline. So we need to install this on our computer, okay, na magiging server. So ang good news, yung laptop mo pwedeng maging server. And then yung desktop computer na nasa school, pwede kang mag-create ng isa po as a server. Or sa community mo, with partnership with the city government or the barangay, so pwede po kayong maggawa doon tulad ng ginawa namin sa Barangay Tunasan. Okay? So shout out natin yung mga taga Barangay Tunasan, Muntinlupa. Thank you for changing the lives of those students na nasa Barangay Tunasan, no? Na nag-create tayo ng offline dyan. Okay, so ngayon po, magsisetup na tayo ng eHub server na offline. Na kung na-install mo na to sa computer mo, ito na po yung direction. Paano ba mag-install or mag-create ng eHub or offline server. Okay? So ayan, so click nyo lang po yung continue. Then, choose advanced setup lang po kung gusto nyo. Pwede rin po na yung quick start. Depende po sa gusto nyo maging installation. Basahin nyo na lang po kung ano po yung difference ng dalawa. Okay? Then click continue lang po. Ayan. So, device name. Lagyan nyo po ng device name. Kayo na po yung mag-design. Giving this device a meaningful name can help you and others you connect with to recognize it. So, bahala po kayo kung ano po yung name na gagawin nyo. Pero important po, sulat nyo rin po ah. New facility po ang i-click natin kung start pa lang po tayo. Then you choose po kung ano po yung type ng facility name. So iba po yung kanina, iba rin po yung ngayon. Okay, so again, sulat nyo po ah. Isulat nyo pong maigi. Okay, sulat nyo po yan. Kung ano po yung mangyayari dyan. Okay, and then pili lang po kayo kung normal, non-formal or formal po yung gagamitin nyo. Ako kasi formal yung gusto ko. Okay, kasi sa school ko ilalagay. Okay, and then enable guest access, yes lang po. And then anyone to create
learner's account at saka password. Okay? So maganda po, bakit maganda mag-create yung learner ng kanyang username and password? Ang maganda po kasi si Colibri offline, lahat po na pumapasok sa kanya, na mo-monitor niya po, meaning to say, nire-register niya po yung mga username. So maganda po doon, pag monitoring nito, kung how this offline e-server na to na ginawa natin is makakatulong sa bata, may monitoring po kayo na mangyayari. Ayan, so next po natin is gagawa tayo ng super admin account. Ito pong super admin account, wag na wag niyo pong kakalimutan ang username at password. Kasi medyo mahirap pong mag-retrieve. Pero thanks to Sir Richard, ang ITO ng Bulacan po, Sir Richard po ang nagturo sa akin paano ma-recover yung aming super admin account. Pero do not attempt na kalimutan niyo po yung user account kasi medyo matrabaho po, medyo technical po siya. Okay? So again, create your username and password. I-save nyo na po, isulat nyo po yan. Ha? Wag nyong hindi isusulat. Okay, kasi mababaliwala po yung gawa nyo pag nakalimutan nyo po yan. Ayan. So again, ito po yung mga sample po no, na pwede nating gamitin sa mga offline natin. So sir, bakit kailangan mag-offline? May mga estudyante po kasi tayo na hindi talaga kayang mag-provide ng internet at ng data. So may problema tayo doon. So paano natin gagawin? Gamitin natin tong offline. Kasi once na nakakonect yung bata dito sa facility mo, pwede niya nang i-download yung PDF at saka yung video sa kanyang cellphone or tablet. Okay? So yan. So click continue mo lang yan kung nakagawa ka na po. So again, this is a powerful way for us to help those students that cannot afford po na magkaroon ng internet connection sa bahay nila. At wala pong data connection. Diba? Sobrang helpful nito sa mga estudyante natin na matulungan natin sila in this way na free yung gagawin natin. Okay? So click nyo lang po yan. Pag natapos nyo na po yung inyo pong username and password, huwag nyo pong kakalimutan na isulat. Okay, huwag nyo pong kakalimutan yan. Okay? Next one po. O, paano sir mag-import online? O, yung kanina ginawa natin, Colibri on, ano yan? Learning Equality Online. Online po yun, ha? So mean to say, shareable po yun, yung token na yun. So ngayon, ang gagawin natin, import natin siya offline. From online to offline. Okay, yung offline yung Colibri kanina. Okay? So paano sir gagawin yan? So ito po yung instruction. So syempre, pupunta ka muna sa ating Learning Equality Online. So meron po tayo dyan token na makikita. Okay? So dun sa tatlong dot, may token po yan. Okay? So kakopy mo yung token. So sir, ano pong gamit ng token? Yung channel ko na buo na yan na DepEd TV, pag nabuo ko yan, yung token na yan is shareable na po. So meaning to say, pag naka-online ako, tapos yung Colibri ko, offline, i-import ko lang po siya offline, yung token, then kukopyahin nyo yung laman ng buong channel ko. Instantly, walang kahirap-hirap. Okay, ganun lang po kadali. Walang yung isang buong isishare mo na ganun. Hindi, token lang po yung isishare natin. Okay, so kukopyahin nyo lang po yung token dyan. And then next po, yan na po yung pwede nyo pong i-share. Ayan. Napakaikli lang naman ng token. Okay? So actually, yun yung DepEd TV token. Kiklik nyo lang po yung import. Okay? Sir, saan po makikita yung import na yan? Yan po yung nasa Colibri na offline na nasa computer mo. So again, medyo nalito ako doon. Sir, ha? Sige, ganito gagawin natin. Learning Equality Online. Kuha ng token. Pagkakuha ng token, punta kay Colibri. Sino si Colibri? Offline. Yan yung magiging server mo. Offline. So ngayon, sir, saan ko makikita yung import? Pagbukas mo po ng Colibri, may nakalagay doon, import. Okay? So sir, ano pong next? Pagka-click ko ng import. So ito po gagawin natin. May tatlong option dyan. Okay? So dahil kinuha mo yung token online, ang pipiliin mo, Colibri Studio Online. Siyempre, sa paraan ng gagawin, kukuhanin ko yung online, papunta kay offline. Okay? So, yun po yun, ha? Next one, yung local network or internet. So, local network, nasa ano po lang yan? Import resources from another instance of Colibri running on another device, either in the same local network. So, same network lang po siya. So, siguro kung nasa computer lab siya, na doon lang siya. Okay? Next one, attach drive or memory card. Uy, sir, ibig sabihin, pwede ko palang ilagay yung
yung resources ko online, ilalagay ko sa aking hard drive, external hard drive, or sa memory card? Yes, pwede po. Yan. So, pipiliin po natin for now, Colibri Studio Online. Actually, yung nakita nyo kanina na token, that is DepEdTV token. Okay? So, yan. Next. Okay, so yan, may mga option po tayo dyan. So, again, wag po kayo mag-worries kasi bakit po, isishare po natin to. Ayan. So, after nun, ayun o, import with token. So, ito na po. So, kanina po, may nakita tayo mga resources. Ayan. So, actually, lalabas din yan sa offline mo. Lalabas yung 120 channels available na yan. So, pwede mong makuha yung resources na yan pag naka-online ka. So, ibig sabihin, from online, offline, nagpapakita pa rin siya dun sa Colibri mo na offline. Yes, opo, nagpapakita pa rin. So, for now, import natin yung token na ginawa natin. Okay? So, after nun, ipipaste lang natin yung ating token dyan. Ayan. So, ayan po yung ano, DepEdTV token. Ano? So, later on po, mabubuo na po namin yan. For now, hindi pa po siya buo, no? Hindi pa siya kompleto. Okay? So, ayan po. And then, click continue. So, ayan si DepEdTV, no? So, ang laman daw po niya is 6 gigabytes. 163 resources na po yan, no? First quarter pa lang po yung ginagawa namin. And then, click import mo lang po. And then, wait natin hanggang sa mag 100% siya. So, again, nakadepende po itong 100% na to sa internet connection mo. Pinastruck ko lang po dito sa video na kinreate ko. Kasi alam ko na ngayong araw na to, pag nag-create yung ilan na ngayon, 207,107 na naka-view sa atin, napakarami na po yung gumagawa. Okay? So alam ko na mangyayari yan. So pagka na-import na siya, click learn. At lalabas na po siya sa iyong Colibri offline. Ayan, offline na siya. Ayan, o, yun yung laman po. O. Offline na po siya. So okay? So from online, to offline. Ayan. So, ganyan po yung mangyayari, no? So, maganda po niyan itong mga resources na to. Pag kumonek sa server nyo yung bata or yung parent, gusto niyang i-download yung video, pwede niya na pong i-download yung video at saka yung lesson. Okay? So, ito naman po yung exporting naman. Ayan. Sir, paano naman yung exporting resources? Shareable siya offline to offline. Okay? Ang dami palang option na pwede natin gawin dito kay Learning Equality and Ken Colibri, no? So again, thank you po sa Learning Equality for giving us a 50 gigabytes. Salamat po sa partnership na at support na binigay niyo po sa amin. We really appreciate na tinutulungan niyo po ang DepEd at ang EdTech team sa pag-implement po ng gantong klaseng kaganda ng program. Maraming pong salamat sa inyo. Learning Equality, thank you po at ang Colibri Company. Okay? So, sir, paano naman yung offline to offline? So, ang tawag naman natin doon, exporting. So, kanina po, import from online to offline. So, ngayon, kung naka-offline na si Colibri, ang tawag naman sa gagawin natin is ilalagay natin siya sa external hard drive mo o kaya sa memory card mo, exporting naman po ang gagawin natin. Okay? Again, ulitin ko lang po, paano yung process, ano? Learning Equality, online. In-upload ko yung PDF. At saka yung video. Okay? So after nun, nag-create ako ng Colibri sa aking laptop at desktop. So para ano, maging offline yung aking resources. So ang tawag po nun, pag kay Colibri mo kinuha, importing. Importing online na maging offline. So ito namang exporting, nasa Colibri na siya, ida-download ko, exporting naman siya. Para pag nasa external hard drive ko, yung content, i-share ko offline to offline. Kung halimbawa, ako, nasa Muntinlupa National High School to na San Annex ako, from SDO Muntinlupa, kukuhanin ko yung content ko nasa external hard drive ko, pupunta ako halimbawa sa PEDS, gusto kong dalhin yung resources ko doon, external hard drive na lang yung dadaling ko. Okay? So para offline kong gagawin. So I don't need internet connection. Aba, ang ganda pala ng program na to, no? Okay? So paano naman natin gagawin yan? Okay? So, play lang natin, ano? Exporting and shareable resources offline. So, ito po yung gagawin natin ng mga steps. Okay? So, again, so, kiklik po natin lang yung device. Saan po siya makikita? Doon sa may bandang taas yan, may tatlong lines. Tapos, click nyo lang po yung device nyo, ano? Pagka-click mo ng device, okay? So, ayan po.
So meron tayong manage uli doon, ano? May manage na lalabas. After nung manage, ayan, so lalabas na po yung DepEd TV. Okay? And then select niyo lang po yung all. Tapos sa bandang baba, may export kayo na makikita. Okay? So kanina dito import, ayan, oh, import. Okay? Pag importing online to offline. Ito naman exporting offline to offline. Okay? So click lang po natin yung gusto nating i-select. So ibig sabihin, pwede ko palang piliin, sir, yung mga resources na gusto kong gawing offline na i-share ko offline lang din. Yes po, pwede po. Okay? So click nyo lang po yung export. Okay, pagka-click nyo po ng export, ayan, hahanapin nyo yung drive. Ano po tong drive na to? Pwede pong computer drive mo. Kung halimbawa, malaki po yung capacity ng hard drive ng laptop mo, so pwede palang walang external. Pwede po. Ngayon, kung may external hard drive ka naman, pwede bang ilagay doon? Yes po, pwede rin po. Ngayon, kung memory card mo, malaki yung capacity at kaya niya naman yung 6 gigabytes, so pwede rin po. Okay? Sabi sabihin, si Kolibri offline po, kaya niya pong i-identify ano yung hard drive na nakalagay na paglalagyan mo. Ito po, computer hard drive po yan. Okay? So after that, click continue lang po. At mag-e-export po siya hanggang sa makarating siya sa 100%. So ibig sabihin, sir, sa Kolibri ko, offline na. In-export ko siya, papunta sa hard drive. Pwede pala yun. Yes po, pwede po. Ayan. So that's the good thing about Kolibri offline, ano, at saka learning equality. Sobrang ganda ng program nila na ginagamit nila to doon sa mga areas po and mga countries po na walang internet connection at nahihirapan po sila. So ang lalabas po sa iyong hard drive, ang pangalan po niya, Kolibri Data. Okay, so ibig sabihin po sa hard drive ko, ang gamit ko lang po dito is my laptop hard drive. So ang pangalan po ng aking file is Kolibri Data. So tandaan niyo po yan, ha? Kolibri Data yung in-export ko na file na DepEd TV po ang lalabas. Hindi po lalabas yung pangalan na DepEd TV. Hindi po. Kolibri Data po yung file name na lalabas sa hard drive mo. So after po nyan, so okay, so ang next na po natin na gagawin, importing offline using hard drive or external hard drive. Okay? So paano naman po natin yan gagawin? Ayan. So tingnan natin dito. Okay, so kanina ang ginawa natin, in-import natin sa online. Papunta kay computer. Ito naman, mag-i-import tayo offline to offline. So ibig sabihin, mag-i-import ako galing sa hard drive ko papunta sa computer. So ibig sabihin, pwede pala itong i-share sa iba't ibang computer kahit walang internet connection. Yes po, pwede po. So pwede ka palang mag-create ng server sa iba't ibang school at iba't ibang barangay. So but sir, ba't mo po sinasabi? Why are you saying na naggawa na ako na sa school, bakit gagawa pa ako sa barangay for continuity of learning? Siyempre, halimbawa may mga estudyante po na malayo po dun sa school mo and then pinartner mo po yung barangay na malapit sa kanya at meron din po siya ng content na meron ka. So may continuity of learning po na mangyayari po dito. Okay? So ang maganda, umalis siya sa school mo, pagbalik niya sa bahay niya, kukonect pa rin siya sa bahay niya, which is very good para sa mga bata, as long as bukas po yung server, okay, matututo po yung mga estudyante. Okay? Tulad nung ginagawa natin sa eTulay. So ayan, so in-import po natin. So ang i-click nyo naman po dito, yung attached drive. Okay, kanina po ang ginawa natin, no? Yung Kolibri Online. Kasi online ko siya kinuha. Ngayon ang gawin ko, from my hard drive, kukuhanin ko po yung Kolibri na file. Okay, na in-import ko kanina at in-export ko kanina. Okay? So ito po yung process. Click ko lang yung continue. Parang parehas lang din to nung kanina po, no? And then repeat nyo lang po yung process. Ulit-ulitin nyo lang po yung process. Okay? So ang maganda po dito, from online, in-offline ko. And then offline, in-offline ko ulit siya. So mean to say, shareable na po yung content offline even without internet connection. Okay? So ayan po yung kagandahan nito, no? Just repeat the process again and again. Okay? So ulitin nyo lang po siya. Para po at least ma-practice niyo po. Pero I suggest po, before po kayo maggawa ng new channel, planuhin niyo po muna kung paano po yung magiging flow. Gawin niyo muna po ng diagram. Ano ba itong una ko? Cover page ng division. Sunod po, ano po ba yung ilalagay ko? First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Next po, sa first quarter po, ang ilagay mo, subject naman. Ano ba? Kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang
grade 12. Sa loob po ng kindergarten, lagyan mo ng first quarter, second quarter, third quarter, and so on po. Depende po sa design na gagawin niyo po. So again, kayo po yung magdi-design. Pero please make sure nakagawa ka muna po ng diagram bago mo po gawin si ano po, no, si learning equality. Kasi yun nga po ang magiging problem natin dito. Mahirap minsan magbura, paulit-ulit po yung ginagawa mo. Okay? So if you want to download my presentation, eto po siya. I-share ko na po to sa ating ano po, no, sa ating chat box. Okay, kung gusto niyo po siyang makuha, ayan. So ilalagay ko lang po sa chat box natin. Okay? So para po wala na po kayong hassle, ano, wala nang problema, hindi niyo nahanapin kung saan. Okay, scan niyo po yung QR code. Ayan. So para at least ma-share niyo po yung mga presentation. Yung presentation po na ginawa ko diyan is almost the same po nung ginawa kong presentation dito. Pero again, kasama ko po yung mga video na in-insert ko po diyan. Okay? So scan niyo na po 'yan, or screenshot niyo po muna 'yan before po ako mag-proceed dun sa last ko, kasi itong part na to ng last na is very important po para sa akin at para po sa EdTech family, at the same time sa ICTS at sa DepEd po na patuloy na sumusuporta po sa ating lahat. So again, i-shoutout ko lang po muna yung mga tao na naging dahilan para mag-materialize to, yung DepEd TV, sa mga teacher broadcaster, thank you very much for your commitment. Okay, sa EdTech family, sa ICTS, kay Yusek Alain, kay Del Pascua, kay Director Abraham YC Abenil. So, we make these things possible para sa mga teachers natin, di ba? Laging sinasabi nga natin, okay, para sa bata, para sa guro, at syempre para sa bayan, no? So, ito yung pinakamahalagang advocacy campaign ng Digital Rise Philippines. At the same time, syempre, narito lang po kami. If you want to have this kind of training, invite nyo lang po kami. So, okay? Madali lang po kaming mag-response sa mga request nyo po. If you want to have this kind of offline site sa inyo pong school, at the same time sa barangay po, we can do a proposal po para po makita nila at ma-showcase din natin yung mga ways and means kung paano po natin matutulungan yung mga teachers, at the same time yung mga estudyante po, no? So again, on my last presentation, so again, my name is Sherwin Gonzalez Lumeda from the Division of Muntinlupa. So shoutout ko na lang din yung mga schools na nakatutukbo sa atin dito sa Division of Muntinlupa at iba't ibang mga division from all over the regions in the Philippines. Mga schools, mga supervisor, thank you po sa inyo sa pagsuporta po sa EdTech family. Maraming po salamat sa mga guro na patuloy na sumusuporta. Sabi nga dito, changing me into we. So my success, our success is your success. So again, thank you very much po for giving us this opportunity na makapaglingkod muli po sa inyo. So again, nagpapasalamat muli ang EdTech family sa lahat ng suporta na pinapakita niyo po sa amin. So again, maraming mong salamat. Okay, if you want to learn more about this, pwede niyo naman po kaming invite sa mga division niyo, sa mga schools niyo. Okay? That's why yung DASMA po, isa po yan sa pupuntahan natin, ano, at iba pa pong mga regions. Sa OER family na talagang nag-start ng advocacy natin, no? Shout out sa inyo sa mga OER family. At sa mga ibang nagtitext sa akin na nagpapa-shout out, thank you very much sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Okay? So medyo marami-rami rin yung nagpapa-shout out. Pero again, we are here to serve you. Okay? Just give us a message lang po, an email. And we are here to support you po. So again, thank you very much po and God bless us all. Okay? Thank you po. Yan. Yan. So that is the last part of my presentation. So thank you very much po again sa inyong lahat. Okay? Sa aking pong partner na si Ma'am Jane. Ma'am Jane, thank you very much for sharing your expertise po na naibigay po natin sa mga nakatutok po sa atin. And thank you po sa 202,482 na patuloy na nagbibigay ng reason para po ang ating pag-aaral ng mga estudyante ay maitulay. Di ba? Sabi nga namin sa itulay, itulay natin ang pag-aaral. Okay? So again, thank you very much po sa inyong lahat. Just give us an email po. Okay? And we are here to serve you. Okay? Thank you very much and God bless us.